Kinwestiyon ng netizens ang pagdalo ng content creator na si Boss Toyo sa naganap na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes, July 22. Nagtataka ang madlang Marites kung bakit umaten si Boss Toyo o Jason Lusada sa Tunay na Buhay sa ikatlong sona ni PBBM na isinagawa sa Batasang Pambansa. Ano raw ang ginagawa ng isang tulad niya sa naturang event? Tatakbo raw ba siya sa susunod na eleksyon? May bibilin ba siya habang ginaganap ang SONA? O baka naman daw malakas talaga ang connect niya sa ilang politiko? Sa kanyang Facebook post, sinagot ni Boss Toyo ang mga bashers at sinabing hindi naman daw bawal sa SONA ang mga taong mababa ang antas sa lipunan na tulad niya. Makikita sa FB page ng vlogger at negosyante ang kanyang litrato na kuha sa loob ng Batasang Pambansa suot ang barong Tagalog na gawa raw ng isang Filipino designer. Sabi niya sa caption, "Nagtataka ako bakit ni mga taong nagki-question bakit ako nasa SONA? Bakit bawal po ba ang isang content creator dito? Bawal po ba ang isang tulad ko dito? Bawal ba dahil hindi ako politiko? Bawal ba dahil di mataas ang antas ko sa lipunan?" Sabi pa ni Boss Toyo. Dagdag pa niya, "Masyado kayong nanghahamak ng tao, gusto ko marinig kung ano ang sasabihin dahil isa akong Pilipino at nipaki ako sa bayan ko. Wala ako nakikitang masama kung andito ako or kahit sinong tao andito, Pilipino ako at nipaki ako sa bayan ko," sabi pa ni Boss Toyo. Mapapanood si Boss Toyo sa kanyang YouTube channel kung saan makikita ang pagbebenta sa kanya ng mga gamit o memorabilia ng sikat na celebrities. Ilan sa mga artistang nagbenta na sa kanya ng kanilang memorabilia ay sina Diana Zabiri, Ninyo Mulak at G. Romano. Sa naganap na SONA noong Lunes, umani ng malakas na palakpakan ang deklarasyon ni Pangulong Marcos na bawal na ang mga offshore gaming operations sa Pilipinas, nanindigan din si PBBM na ang pinag-aagawan at kontrobersyal na West Philippine Sea ay pag-aari ng mga Filipino sa gitna na rin ng mga ginagawang panghaharas ng China.